Ezra. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Unang Kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipon niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian dito sa mundo at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Huda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Huda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga levita. Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay, at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga Diyos-Diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mitredat na ingat yaman ng kaharian niya. Binilang ito ni Mitredat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Huda. Ito ang bilang ng mga gamit. Mga gintong bandihado 30, mga pilak na bandihado 1,000, mga kutsilyo 29, mga gintong mangkok 30, mga pilak na mangkok 410, iba pang mga gamit 1,000. Sa kabuuan, may mga 5,400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng ibang mga bihag. Ang talaan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Ikalawang Kabanata. Ang mga sumusunod ay ang mga Israelita sa probinsya ng Huda na binihag noon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ngayon umalis na sila sa lugar na iyon at bumalik na sa Jerusalem at sa sarili nilang mga bayan sa Huda. Ang mga namuno sa pagbalik nila sa Jerusalem ay sina Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Seraiah, Re'eliah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigbai, Rehum, at Baana. Ito ang talaan ng mga mamamayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Naparos, 2,172. Shephatia, 372. Ara, 775. Pahat Moab, mula sa mga pamilya ni Jeshua at Joab, 2,812. Elam, 1,254. Zatu, 745. Zakai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgad, 1,222. Adonikam, 666. Bigvai, 2,056. Adin, 454. Ater na tinatawag ding Hezekiah, 98. Bezai, 323. Jorak, 112. Hashum, 223. Gibar, 95. Ito ang bilang ng mga tao na nakabalik mula sa pagkabihag na ang mga ninuno ay nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem, 123. Netofa, 56. Anatot, 128. Azmavet, 42. Kiriat Jearim, Kefira, at Beerot,
743, Rama at Geba, 621, Mikmash, 122, Bethel at Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, ang isa pang Elam, 1,254, Harim, 320, Lod, Hadid at Ono, 725, Jericho, 345, Sinaa, 3,630. Ito ang mga angkan ng mga pari na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Jedaya mula sa pamilya ni Jeshua, 973. Imer, 1,052. Pashur, 1,247. Harim, 1,017. Ito ang mga angkan ng mga Levita na bumalik din mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa pamilya ni Hodavia, 74. Mga awit sa templo na mula sa angkan ni Asaph, 128. Mga gwardiya ng pintuan ng templo na mula sa angkan ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Shobai, 139. Ito naman ang mga angkan ng mga utusan sa templo na bumalik din mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Naziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siyaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Akufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon. Ang mga angkan ni Nasotai, Asoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret, Hasebaim, at Ami. Ang kabuuang bilang ng mga angkan ng mga utusan sa templo at mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay 392. May 652 din na bumalik sa Huda mula sa mga bayan ng Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, at Imer. Sila ang mga angkan ni Nadelaya, Tobia, at Nekoda, pero hindi nila mapatunayan na sila'y talagang mga Israelita. Hindi rin napatunayan ang mga angkan ni Nahubaya, Hakoz, at Barzilai na mga pari sila. Nang nag-asawa si Barzilai, dinalan niya ang pangalan ng binanyang si Barzilai na taga Gilead. Dahil nga hindi nila makita ang talaan ng mga ninuno nila, hindi sila tinanggap ng mga pari. Pinagbawalan sila ng gobernador ng Huda na kumain ng mga pagkaing inihandog sa Diyos habang walang pari na sasangguni sa Panginoon tungkol sa pagkapari nila sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360 maliban sa 7,337 na mga alipin nila at 200 lalaki at babaeng mga awit. May dala silang 736 na mga kabayo, 245 mola, 435 kamelyo, at 6,720 asno. Pagdating nila sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay ng kusang loob na tulong sa muling pagpapatayo ng templo sa dati nitong pinagtayuan. Nagbigay sila ayon sa makakaya nila para sa gawaing ito. At ang kabuuang natipon nila ay mga 500 kilong ginto, mga 3,000 kilong pilak, at 100 pirasong kasuotan para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa kani-kanilang bayan, pati na ang mga pari, ang mga levita, ang mga mang-aawit, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, at ang mga utusan sa templo. Ang pagpapatayo ng bagong altar. Ikatlong kabanata. Nang dumating ang 7th buwan, noong nakatira na ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa.
Pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. Ang nagpatayo nito ay si Jeshua na anak ni Jozadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang mga kamag-anak niya. Kahit takot sila sa mga tao na dati nang nakatira sa lupaing iyon, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. At nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista. Bukod pa sa mga handog na sinusunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon. Kahit hindi pa nasisimula ng muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog ng unang araw ng ikapitong buwan ng taon ding iyon. Muling ipinatayo ang templo. Nagbigay ang mga Israelita ng mga pera na pambayad sa mga tagatabas ng bato at sa mga karpintero. Nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin at langis na pambayad sa mga taga-Sidon at taga-Tyre para sa mga kahoy na sedro na galing sa Lebanon. Ang mga kahoy na ito ay isasakay sa mga barko at dadalhin sa Joppa. Pinahintulutan ito ni Haring Cyrus ng Persya. Sinimula ng pagpapatayo ng templo ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Tulong-tulong sa pagtatrabaho ang lahat ng nakabalik sa Jerusalem galing sa pagkabihat. Kasama na rito si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, Jeshua na anak ni Jozadak at ang mga kasamahan niyang pari at ang mga Levita. Ang pinagkatiwalaan sa pamamahala sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon ay ang mga Levita na nasa edad 20 taon pataas. Sila'y si Jeshua, ang mga anak niya at ang mga kamag-anak, si Kadmiel at ang mga anak niya. Silang lahat ay mula sa lahi ni Huda. Tumulong din sa kanila ang mga angkan at mga kamag-anak ni Henadad na mga Levita rin. Nang matapos na ng mga karpintero ang pundasyon ng templo ng Panginoon, pumuwesto na ang mga pari na nakasuot ng kanilang damit na pangpari para hipan ang mga trompeta. Pumuwesto rin ang mga Levita na angkan ni Asa sa pagtugtog ng mga pumpiang upang purihin ang Panginoon ayon sa kaparaanan na itinuro noon ni Haring David sa Israel. Nagpuri sila at nagpasalamat sa Panginoon habang umaawit ng napakabuti ng Panginoon dahil ang pag-ibig niya sa Israel ay walang hanggan at sumigaw ng malakas ang lahat ng tao sa pagpupuri sa Panginoon dahil natapos na ang pundasyon ng templo. Nandoon ang maraming matatandang pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya na nakakita noon sa unang templo. Umiyak sila ng malakas na makita nila ang pundasyon ng bagong templo. At marami rin ang sumigaw sa galak, hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak, dahil napakaingay ng mga tao at naririnig ito sa malayo. Sinalungat ang pagpapatayo ng templo. Ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga kaaway ng mga taga-Huda at taga-Benjamin na muling ipinapatayo ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya pumunta sila kay Zerubbabel at sa mga pinuno ng mga pamilya at nagsabi, "Tutulungan namin kayo sa pagpapatayo ng templo dahil sinasamba rin namin ang Diyos nyo, kagaya ng ginagawa ninyo. Matagal na kaming naghahandog sa Kanya, mula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria, na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit ito ang sagot ni Zerubbabel, Jeshua, at ng mga pinuno ng mga pamilya. "Inutusan kami ni Haring Cyrus ng Persya na muling ipatayo ang templo. Ngunit hindi kayo kasama sa pagpapatayo nito para sa aming Diyos. Kami lang ang magpapatayo nito para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel." Kaya pinahina ang loob at tinakot ng mga taong dati nang nakatira sa lupaing iyon, ang mga tao sa Huda, para hindi nila maipagpatuloy ang pagpapagawa nila ng templo. Sinuhulan nila ang mga opisyal ng gobyerno ng Persya para salungatin ang mga plano ng mga tao sa Huda. Patuloy nila itong ginagawa mula ng panahon na si Cyrus ang hari ng Persya hanggang sa panahong si Darius na ang hari ng Persya.
ang pagsalungat sa pagpapatayo ng templo ng panahon ni Haring Artaxerxes. Nang maging hari si Ahasuerus, ang mga kalaban ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng iba pang mga nakatira sa Huda ay sumulat ng mga paratang laban sa kanila. At kahit na noong si Artaxerxes na ang hari ng Persya, sumulat din sila sa kanya. Sila ay sina Bishlam, Mitredat, Tabeel, at ang iba pa nilang mga kasama. Isinulat nila ito sa wikang Aramiko at isinalin ito sa wika ng mga taga-Persya. Sumulat din kay Haring Artaxerxes si Rehum na gobernador at si Shimsai na kalihim laban sa mga taga-Jerusalem. Ito ang nilalaman ng sulat nila. Mahal na Haring Artaxerxes, una po sa lahat nangungumusta kami sa inyo, kaming mga lingkod nyo rito sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Kasama po sa mga nangungumusta ay ang mga kasama naming mga pinuno at opisyal, ang mga tao sa Tripolis, Persia, Erech, Babylonia, at ang mga tao sa Susa sa lupain ng Elam. Kinukumusta rin po kayo ng mga taong pinaalis sa kanilang mga lugar ni Osnapar, ang tanyag at makapangyarihan na hari ng Assyria. Itong mga mamamayan ay pinatiran niya sa lungsod ng Samaria at sa iba pang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Mahal na hari, gusto po naming malaman nyo na muling ipinapatayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem. Ang mamamayan nito ay masasama at rebelde. Dumating ang mga ito sa mga lungsod mula sa mga lugar na inyong nasasakupan. Inaayos na nga nila ang mga pader pati na po ang mga pundasyon nito. Mahal na hari, kapag muli pong naipatayo ang lungsod na ito at naayos na ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis at ng iba pang bayarin ang mga tao at liliit na ang kita ng kaharian. Dahil nga po may tungkulin kami sa inyo, mahal na hari, at hindi namin gustong mapahiya kayo. Ipinapaalam namin ito sa inyo para saliksikin po ninyo ang kasulatang itinago ng mga ninuno ninyo. Sa ganoong paraan, malalaman nyo po na ang mga nakatira sa lungsod ng Jerusalem ay rebelde mula pa noon. Kaya nga nilipol ang lungsod na ito dahil naging problema ito ng mga hari at ng mga lugar na gustong sumakop dito. Ipinapaalam lang po namin sa inyo, mahal na hari, na kung muling maipatayo ang lungsod na ito at maiayos na ang mga pader nito, mawawala sa inyo ang lalawigan na nasa kanluran ng Euphrates. Ito ang sagot na ipinadala ng hari. Nangungumusta ako sa iyo, Gobernador Rehum, kay Shimsai na kalihim, at sa inyong mga kasama na nakatira sa Samaria at sa iba pang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang sulat na inyong ipinadala ay sinalin sa wika namin at binasa sa akin. Nag-utos akong saliksikin ang mga kasulatan at napatunayan na ang mga dating naninirahan sa Jerusalem ay kumakalaban nga sa mga hari. Nakasanayan na nga ng lugar na iyan ang pagre-rebelde laban sa gobyerno. Nalaman ko rin sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Jerusalem ay pinamahalaan at pinagbayad ng buwis at ng iba pang bayarin ng mga makapangyarihang hari na namuno sa buong lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ngayon, ipag-utos niyong itigil ng mga taong iyan ang muling pagpapatayo ng lungsod hanggat hindi ko iniuutos. Gawin niyo agad ito para hindi mapahamak ang kaharian ko. Pagkatapos basahin kina Rehum, Shimsai at sa mga kasama nila ang liham ni Haring Artaxerxes, pumunta agad sila sa Jerusalem at pinilit ang mga Hudyo na itigil ang muling pagpapatayo ng lungsod. Kaya natigil ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persya. Ipinagpatuloy ang pagpapatayo ng templo. Ikalimang kabanata. Ngayon, inutusan ng Diyos ng Israel ang mga propeta na sina Hageo at Zacarias na apo ni Ido para sabihin ang mensahin niya sa mga Hudyo sa Huda pati na sa Jerusalem. Nakinig sa kanila sina Zerubabel na anak ni Shealtiel at Jeshua na anak ni Jozadak. Kaya ipinagpatuloy nila ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng dalawang propeta ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, dumating sa Jerusalem si Tatenai na gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, si Shetar Bozenai at ang mga kasama nila. Nagtanong sila sa mga Hudyo, "Sino ang nag-utos sa inyo na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng templong ito?" Nagtanong pa sila, "Ano ang pangalan ng mga taong nagtatrabaho rito?" Ngunit iningatan ng Diyos ang mga tagapamahala ng Hudyo. Kaya nagpasya si Tatenai, Shetar Bozenai
at ang kanilang kasamang mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates na hindi muna nila ipapatigil ang pagpapatayo ng templo hanggang sa maipaalam nila ang tungkol dito kay Haring Darius at makatanggap ng kanyang sagot. Ito ang nilalaman ng sulat na ipinadala nila kay Haring Darius. Mahal na Haring Darius, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ipinapaalam po namin, mahal na hari, na pumunta kami sa lalawigan ng Huda, doon sa pinagtatayuan ng templo ng makapangyarihang Diyos. Malalaking bato ang ginagamit sa pagpapatayo ng templo, at ang mga pader nito ay nilagyan ng mga troso upang tumibay. Ginagawa po nila ito ng may kasipagan, kaya mabilis ang pagpapatayo nito. Tinanong po namin ang mga tagapamahala nila kung sino ang nag-utos sa kanila sa muling pagpapatayo ng templo. At tinanong din namin ang mga pangalan nila para maipaalam namin sa inyo kung sino ang mga namumuno sa pagpapatayo nito. Ito po ang sagot nila sa amin. Mga lingkod kami ng Diyos ng langit at lupa. At muli naming ipinapatayo ang templo na itinayo noon ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos sa langit, pinabayaan niya sila na sakupin ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Giniba ni Nebuchadnezzar ang templong ito at binihag niya sa Babylonia ang aming mga ninuno. Ngunit sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus sa Babylonia, nag-utos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos. Ibinalik din niya ang mga kagamitang ginto at pilak ng templo ng Diyos. Ang mga ito ay kinuha noon ni Nebuchadnezzar sa templo ng Jerusalem at inilagay sa templo sa Babylonia. Ipinagkatiwala ni Haring Cyrus ang mga kagamitang ito kay Sheshbazzar, na pinili niyang gobernador ng Huda. Sinabi ng hari kay Sheshbazzar na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem sa dati nitong pinagtayuan at ilagay doon ang mga kagamitan nito. Kaya pumunta si Sheshbazzar sa Jerusalem at itinayo niya ang mga pundasyon ng templo ng Diyos. Hanggang ngayon ay ginagawa pa ang templo, hindi pa ito tapos. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, ipasaliksik po ninyo ang mga kasulatan na ipinatago ng mga hari ng Babylonia kung totoo nga bang nag-utos si Haring Cyrus na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. At agad nyo pong ipaalam sa amin kung ano ang inyong pasya tungkol dito. Pumayag si Haring Darius sa muling pagpapatayo ng templo. Ika-anim na kabanata. Kaya nag-utos si Haring Darius na saliksikin ang mga kasulatang nakatago sa lalagyan ng mga kayamanan doon sa Babylonia. Ngunit sa matatag na lungsod ng Ekbatana, na sakop ng lalawigan ng Media, nakita ang isang nakarolyong kasulatan na may nakasulat na, ang kasulatang ito ay nagpapaalala na sa unang taon ng paghahari ni Cyrus, nag-utos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem kung saan iniaalay ang mga handog. Dapat matibay ang pundasyon nito, at dapat 90 talampakan ang taas, at 90 talampakan din ang luwang nito. Ang bawat 3 patong ng malalaking bato nito ay papatungan ng 1 troso. Ang lahat ng gastos ay kukunin sa pondo ng kaharian. Ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia ay dapat ibalik sa lalagyan nito sa templo ng Jerusalem. Kaya nagpadala si Haring Darius ng mensahe kay Tatenai, na gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, kay Shetarbozenai at sa mga kapwa nila opisyal sa lalawigang iyon. Lumayo kayo riyan sa templo ng Diyos. Huwag na ninyong pakialaman ang pagpapatayo nito. Pabayaan nyo na lang ang gobernador at ang iba pang mga tagapamahala ng mga Hudyo sa pagpapatayo nito sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko rin na tulungan nyo ang mga tagapamahala ng mga Hudyo na mabayaran agad ang lahat ng gastusin para hindi maabala ang pagtatrabaho nila. Kunin nyo ang bayad sa pondo ng kaharian na nanggagaling sa mga buwis ng lalawigan ninyo. Dapat nyong bigyan araw-araw ang mga pari sa Jerusalem ng mga pangangailangan nila, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at batang lalaking tupang bilang handog na sinusunog para sa Diyos ng kalangitan. Pati na rin trigo, asin, katas ng ubas, at langis. Dapat hindi kayo pumalya sa pagbibigay, para makapag-alay sila ng mga handog na makakalugod sa Diyos ng kalangitan at maipanalangin nila ako at ang mga anak ko. Iniuutos ko rin na ang sinumang hindi tutupad nito ay tutuhugin ng kahoy na tinanggal sa bahay niya at ang bahay niya ay gigibain hanggang sa wala ng bahagi nito ang maiwang nakatayo.
Naway ang Diyos na pumili sa Jerusalem bilang lugar kung saan siya sasambahin, ang siyang lumipol sa kahit sinong hari o kaya'y bansa na hindi tutupad sa utos na ito at gigiba ng templong ito sa Jerusalem. Ako si Darius ang nag-utos nito. Dapat itong tuparin. Tinupad ni Natatenay na gobernador, Shetar Bozenay at ng mga kasama nila ang utos ni Haring Darius. Kaya patuloy na nagtrabaho ang mga tagapamahala ng mga Hudyo habang pinapalakas sila ng mga mensahe ng mga propeta na sina Hageo at Zacarias na anak ni Ido. Natapos nila ang templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel na ipinatupad ni Cyrus, Darius at Artaxerxes na magkakasunod na mga hari ng Persya. Natapos ang templo ng ikatlong araw ng 12th buwan na siyang buwan ng Adar, ng 6 na taon ng paghahari ni Darius. Masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos ang mamamayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita at ang iba pang bumalik galing sa pagkabihan. Sa pagtatalagang ito ng templo ng Diyos, naghandog sila ng 100 toro, 200 lalaking tupa at 400 batang lalaking tupa. Naghandog din sila ng 12 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis ng bawat lahi ng Israel. Itinalaga nila ang mga pari at mga Levita sa kani-kanilang tungkulin sa templo ng Jerusalem ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Nang 14th na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ipinagdiwang ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang pista ng paglampas ng anghel. Nilinis ng mga pari at mga Levita ang kanilang sarili para maging karapat-dapat sila sa pangunguna nila sa mga seremonya. Pagkatapos, kinatay ng mga Levita ang mga tupang handog sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ginawa nila ito para sa lahat ng bumalik galing sa pagkabihag, para sa mga paring kamag-anak nila, at para sa sarili nila. Ang mga handog na ito ay kinain ng mga Israelitang bumalik galing sa pagkabihag at ng ibang mga taong nakatira roon na tumalikod na sa mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tumalikod sila sa mga bagay na ito para sambahin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw, ipinagdiwang nila ng may kagalakan ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng kagalakan nang binago niya ang puso ng hari ng Assyria para tulungan sila sa paggawa ng templo ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Dumating si Ezra sa Jerusalem. 7th Kabanata. Pagkalipas ng maraming taon nang si Artaxerxes ang hari ng Persya, dumating si Ezra sa Jerusalem galing sa Babylonia. Si Ezra ay anak ni Seraya. Si Seraya ay anak ni Azaria. Si Azaria ay anak ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Shalom. Si Shalom ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub. Si Ahitub ay anak ni Amaria. Si Amaria ay anak ni Azaria. Si Azaria ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Zerahiah. Si Zerahiah ay anak ni Uzi. Si Uzi ay anak ni Buki. Si Buki ay anak ni Abishua. Si Abishua ay anak ni Finehas. Si Finehas ay anak ni Eleazar. Si Eleazar ay anak ni Aaron na punong pari. Si Ezra ay isang tagapagturo na lubos ang kaalaman sa kasulatan na ibinigay kay Moises ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ibinigay ng hari ang lahat ng hiniling niya dahil tinutulungan siya ng Panginoon na kanyang Diyos. May sumama ring mga Israelita sa kanya nang bumalik siya sa Jerusalem noong 7th taon ng paghahari ni Artaxerxes. Kabilang sa mga sumama ay ang mga pari, mga Levita, mga awit, mga gwardiya ng pintuan ng templo at mga utusan sa templo. Umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa tulong ng Diyos, nakarating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5th buwan ng 7th taon ng paghahari ni Artaxerxes. Tinulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Ang sulat ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang nilalaman ng sulat na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra na pari at tagapagturo, na lubos na nakakaalam ng mga utos at mga tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ako si Haring Artaxerxes, ang hari ng mga hari. Nangungumusta ako sa iyo, Ezra, na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Iniuutos ko na kahit sino sa mga Israelita rito sa kaharian ko, pati mga pari at mga Levita,
na gustong sumama sa iyo sa pagbalik sa Jerusalem ay maaari mong isama. Inuutusan kita at ng aking 7 tagapayo na alamin mo ang mga nangyayari sa Huda at sa Jerusalem kung talaga bang sinusunod nila ang kautusan ng iyong Diyos na lubos mong nalalaman. Inuutusan din kita na dalhin mo ang mga ginto at pilak na kusang loob kong ibinibigay at ng mga tagapayo ko sa Diyos ng Israel na nananahan sa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at ginto na matatanggap mo galing sa lalawigan ng Babylonia, pati na rin ang mga kusang loob na tulong ng mga mamamayan ng Israel at ng mga pari nila para sa templo ng kanilang Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mo na ang perang ito ay gagamiting pambili ng mga toro, mga lalaking tupa, mga batang lalaking tupa, mga butil, at inuming handog sa altar ng templo ng inyong Diyos sa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay pwede niyong gamitin ng mga kababayan mo sa kahit anong gusto niyo, ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mga kagamitang ipinagkatiwala sa iyo na gagamitin sa paglilingkod sa templo ng iyong Diyos, ay ibigay mong lahat sa Diyos ng Jerusalem. Kung may iba ka pang kailangan para sa templo, kumuha ka lang ng panggasto sa pondo ng kaharian. Ako si Haring Artaxerxes, ang nag-uutos sa lahat ng ingat yaman ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates na ibigay niyo ang anumang hilingin sa inyo ni Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng Kalangitan. Bigyan niyo siya hanggang 3,500 kilong pilak, 300 sakong trigo, 550 galong alak, 550 galong langis ng olibo, at kahit gaano kadaming asin na kinakailangan. Ibigay niyo rin ang lahat ng kinakailangan sa templo ayon sa iniutos ng Diyos ng Kalangitan. Sapagkat kung hindi magagalit siya sa kaharian ko at sa mga anak ko. Ipinapaalam din namin sa inyo na huwag ninyong pagbayarin ng buwis at ng iba pang bayarin ng mga pari, mga levita, mga musikero, mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, mga utusan sa templo, at iba pang nagtatrabaho sa templo ng Diyos. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos, pumili ka ng mga tagapamahala at mga hukom na nakakaalam ng kautusan ng iyong Diyos, at sila ang mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan sa kanluran ng Euphrates. At ang mga tao na hindi nakakaalam ng kautusan ay turuan mo. Sino mang hindi tumupad sa kautusan ng iyong Diyos o kaya'y sa kautusan ng hari ay parurusahan ng kamatayan o paaalisin sa lugar niya, o kukunin ang ari-arian niya, o ikukulong siya. Pinuri ni Ezra ang Diyos. Sinabi ni Ezra, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno natin, na humipo ng puso ng hari na parangalan niya ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Dahil sa kabutihan sa akin ng Panginoon, mabuti ang pagtrato sa akin ng hari at ng mga tagapayo niya, at pati na ng lahat ng makapangyarihan niyang opisyal. At dahil nga tinutulungan ako ng Panginoon na aking Diyos, nagkaroon ako ng lakas ng loob para tipunin ang mga pinuno ng Israel para sumama sa akin sa Jerusalem. Ang mga bumalik galing sa pagkabihag kasama ni Ezra. Ikawalong kabanata. Sinabi ni Ezra, ito ang mga pinuno ng mga pamilya na sumama sa akin sa Jerusalem galing sa Babylonia noong panahon ng paghahari ni Haring Artaxerxes. Si Gershom na galing sa pamilya ni Phinehas. Si Daniel na galing sa pamilya ni Itamar. Si Hattush na anak ni Shekania na galing sa pamilya ni David. Si Zacarias at ang 150 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Paros. Mayroong talaan ng mga ninuno nila. Si Eliehonai na anak ni Serahiya at ang 200 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Pahat Moab. Si Shekania na anak ni Jahashel at ang 300 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Zatu. Si Ebed na anak ni Jonathan at ang 50 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Adin. Si Jeshaya na anak ni Atalia at ang 70 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Elam. Si Zebadiah na anak ni Mikael at ang 80 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Shephatiah. Si Obadias na anak ni Jehiel at ang 218 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Joab. Si Shelomit na anak ni Josephiah at ang 160 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bani. Si Zacarias na anak ni Bebai at ang 28 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bebai. Si Johanan na anak ni Hakatan
at ang 110 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Asgad, si Eliphelet, si Jewed at si Shemaya, at ang 60 lalaking kasama nila na galing sa pamilya ni Adonikam, si Utay at si Zakur, at ang 70 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bigbay. Ang pagbalik ni na Ezra sa Jerusalem. Tinipon ko ang sasama sa akin sa Jerusalem, doon sa ilog na dumadaloy papunta sa lugar ng Ahaba. Nagkampo kami roon ng 3 araw. Nang tingnan ko ang talaan ng mga tao na sasama sa akin pati na ang mga pari, nalaman kong walang mga Levita roon. Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno ng grupo na sina Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Harib, Elnatan, Nathan, Zacarias, at Meshulam, at ang 2 matalinong tao na sina Joyarib at Elnatan. Pinapunta ko sila kay Ido na pinuno ng lugar ng Kasifiya para hilingin sa kanya at sa mga kamag-anak niyang utusan sa templo na magpadala sila ng mga tao na maglilingkod sa templo ng Diyos. Dahil tinulungan kami ng Diyos, ipinadala nila sa amin si Sherebiya kasama ang kanyang mga anak at mga kapatid niyang lalaki, na ang kabuuang bilang ay 18. Si Sherebiya ay maabilidad na tao at mula siya sa pamilya ni Mali na lahi ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Ipinadala rin nila si Hashabiya at ang mga kapatid at mga pamangkin nitong lalaki na 20 ang bilang, kasama si Jeshaya na galing sa pamilya ni Merari. Ipinadala pa nila ang 220 utusan sa templo. Ang mga utusan sa templo ay pinili noon ni Haring David at ng mga opisyal niya para tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang mga pangalan nila. Nag-ayuno at nanalangin sina Ezra. Doon sa tabi ng ilog Ahaba, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. Sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga ngabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami. Dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Ang mga handog para sa templo. Pumili ako ng 12 tao mula sa mga namumunong pari, hindi kabilang sina Sherebiya, Hashabiya at ang 10 sa kamag-anak nila. Pagkatapos ipinagkatiwala ko sa kanila ng walang kulang ang mga pilak, ginto at mga kagamitang ibinigay ng hari at ng mga tagapayon niya at mga opisyal at ng maraming Israelita bilang tulong sa templo ng aming Diyos. Ito ang aking ipinagkatiwala sa kanila: 22 toneladang pilak, 3 toneladang kasangkapang pilak, 3 toneladang ginto, 20 gintong mangkok na mga walot kalahating kilo, 2 tansong mangkok na pinakintab na kasinghalaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa mga pari, kayo at ang mga kagamitang ito ay ibinukod para sa Panginoon. Ang mga pilak at ginto ay handog na kusang loob sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ingatan niyo itong mabuti, hanggang sa madalan niyo ito sa mga bodega ng templo ng Panginoon sa Jerusalem na walang kulang, sa harap ng mga namumunong pari, mga Levita, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita. Kaya kinuha ng mga pari at ng mga Levita ang mga pilak, ginto, at mga kagamitan na walang kulang para dalhin sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem. Umalis kami sa ilog Ahaba at naglakbay papuntang Jerusalem ng 12 ng unang buwan. Tinulungan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa mga kalaban at tulisan habang naglalakbay kami. Pagdating namin sa Jerusalem, nagpahinga muna kami ng 3 araw. Nang 4th, pumunta kami sa templo ng aming Diyos at ipinagkatiwala namin ang mga pilak, ginto at mga kagamitan ng walang kulang kay Meremot, na pari na anak ni Uriah. Kasama niya si Eleazar na anak ni Finehas at ang 2 Levita na sina Josabad na anak ni Jeshua at Noadia na anak ni Binwi. Binilang at tinimbang ito lahat at inilista. Pagkatapos, ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay nag-alay sa Diyos ng Israel ng mga handog na sinusunog, 12 toro para sa buong Israel.
76 na lalaking tupa at 77 batang lalaking tupa. Nag-alay din sila ng 12 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ang lahat ng ito ay ang mga handog na sinusunog para sa Panginoon. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates ang dokumento kung saan nakasulat ang utos ng hari. At ang mga pinunong ito ay tumulong sa mga mamamayan ng Israel at sa templo ng Diyos. Nagsipag-asawa ng mga dayuhan ang mga Israelita. 9 na kabanata. Sinabi pa ni Ezra, pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta sa akin ang mga pinuno ng mga Hudyo at nagsabi, marami sa mamamayan ng Israel, pati na ang mga pari at mga Levita, ang namumuhay katulad ng mga tao sa paligid nila. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananeo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Nagsipag-asawa pa sila at ang mga anak nila ng mga babaeng mula sa mga mamamayang nabanggit. Kaya ang mga mamamayang pinili ng Diyos ay nahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at mga opisyal pa natin ang siyang nangunguna sa paggawa nito. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang damit ko, sinabunutan ko ang buhok ko, hinila ko ang balbas ko, at naupo akong tulala. Nagtipon sa akin ang mga tao na takot sa mensahe ng Diyos ng Israel dahil sa pagtataksil ng mga kapwa nila Israelitang bumalik galing sa pagkabihag. Naupo akong tulala hanggang sa dumating ang oras ng panggabing paghahandog. Pagdating ng oras na iyon, tumigil ako sa pagdadalamhati. Lumuhod akong gutay-gutay ang damit at nanalangin na nakataas ang mga kamay sa Panginoon na aking Diyos. Sinabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya po ako. Hindi ako makatingala sa inyo sa sobrang hiya. Dahil sobra na ang mga kasalanan namin. Parang umaapaw na po ito sa ulo namin at umabot na sa langit. Simula pa po sa kapanahunan ng mga ninuno namin hanggang ngayon, sobra na ang kasalanan namin. At dahil dito kami at ang aming mga hari at mga pari ay palaging sinasakop ng mga hari ng ibang mga bansa. Pinatay nila ang iba sa amin at ang iba naman ay binihag, ninakawan at pinahiya. Katulad ng nangyayari sa amin ngayon. At ngayon sa maikling panahon, hinahabagan niyo po kami, Panginoon na aming Diyos. Niloob niyong may matira sa amin at pinatiran niyo kami ng may katiyakan sa lugar na ito na inyong pinili. Binigyan niyo po kami ng pag-asa at pinagaan niyo ang aming kalagayan sa pagkaalipin. Kahit mga alipin kami, hindi niyo kami pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinapakita niyo sa amin ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mabuting pagtrato ng mga hari ng Persya sa amin. Ginawa niyo ito para mabigyan kami ng bagong buhay at para maipatayo namin muli ang templo niyong nagiba at mabigyan niyo po kami ng kalinga dito sa Huda at Jerusalem. Pero ngayong nagkasala kami o aming Diyos, ano pa ang masasabi namin? Sapagkat binaliwala namin ang mga utos niyo na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ninyo. Sinabi nila sa amin na ang lupaing pupuntahan namin para ang kinin ay maruming lupain dahil sa kasamaan ng mga naninirahan dito. Dinumihan nila ang lahat ng bahagi ng lupaing ito sa pamamagitan ng mga kasuklam-suklam nilang gawain. Sinabi rin sa amin ng mga propeta na huwag kaming magsisipag-asawa sa kanila at huwag kaming tutulong na umunlad sila para maging matibay at maunlad kami at para manatili ang pag-unlad na ito sa mga lahi namin magpakailanman. Pinarusahan niyo kami, o aming Diyos, dahil sa mga kasalanan namin. Pero ang parusan niyo sa amin ay kulang pa po sa nararapat naming tanggapin, at niloob niyo pa na may matirang buhay sa amin. Pero sa kabila nito, sinuway ulit namin ang mga utos niyo, at nagsipag-asawa kami ng mga taong gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Talagang magagalit kayo sa amin at lilipulin kami hanggang sa wala nang matira sa amin. O Panginoon, Diyos ng Israel, makatarungan po kayo, sapagkat niloob nyo na may matira pang buhay sa amin hanggang ngayon. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan, at hindi kami makakatayo sa presensya nyo dahil sa mga kasalanan ito. Ang pagpapahayag ng mga Israelita ng kanilang mga kasalanan. 10 kabanata.
Habang nakaluhod si Ezra na nananalangin sa harapan ng templo ng Diyos, umiiyak siya at nagpapahayag ng mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Maraming Israelitang lalaki, babae at mga kabataan ang nakapaligid sa kanya na umiiyak din ng malakas. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Shekaniah na anak ni Jehiel na ang kanielam, "Hindi kami naging tapat sa Diyos natin dahil nagsipag-asawa kami ng mga dayuhang babae na galing sa mga sambayanang nasa paligid natin. Pero sa kabila nito may pag-asa pa rin ang mga mamamayan ng Israel. Kaya ngayon susundin namin ang payo niyo at nang iba pang gumagalang sa mga utos ng ating Diyos. Gagawa kami ng kasunduan sa ating Diyos na palalayasin namin ang mga babaeng ito, pati na ang kanilang mga anak. Tutuparin namin ang sinasabi ng kautusan. Tumayo po kayo dahil tungkulin niyo na gabayan kami sa mga bagay na ito. Magpakatatag kayo at gawin ang nararapat. Tutulungan namin kayo." Kaya tumayo si Ezra at pinanumpa niya ang mga namumunong pari, mga Levita, at ang lahat ng mga Israelita na gagawin nila ang sinasabi ni Shekaniah at nanumpa sila. Pagkatapos, umalis si Ezra sa harapan ng templo ng Diyos at pumunta sa kwarto ni Jehohanan na anak ni Eliashib. Pagdating niya roon, hindi siya kumain at uminom dahil nalulungkot siya dahil hindi naging tapat ang mga Israelitang bumalik mula sa pagkabihag. Ipinabatid ng mga pinuno at mga tagapamahala sa mga Israelita sa buong Huda pati na sa Jerusalem na ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay magtipon sa Jerusalem. At ang sinumang hindi pupunta doon sa loob ng 3 araw, kukunin sa kanya ang lahat niyang mga ari-arian at hindi na siya ituturing nakabilang sa mga tao na bumalik galing sa pagkabihag. Kaya sa loob ng 3 araw, nagtipon ang buong mamamayan ng Huda at Benjamin at naupo sila doon sa plaza ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nangyari ito ng 20th araw ng 9th na buwan. Nanginginig ang mga tao dahil napakaseryoso ng pinag-uusapan nila at dahil sa malakas na ulan. Pagkatapos tumayo si Ezra na pari at sinabi, "Nagkasala kayo dahil nagsipag-asawa kayo ng mga dayuhan. Dahil dito dinagdagan niyo pa ang kasalanan ng Israel. Ngayon, ipahayag niyo ang mga kasalanan niyo sa Panginoon ng mga ninuno niyo. At gawin niyo ang kalooban niya. Ibukod niyo ang sarili niyo sa mga tao sa paligid ninyo. At hiwalayan niyo ang mga asawa niyong dayuhan." Sumagot na malakas ang buong mamamayan, "Tama ka. Gagawin namin ang sinabi mo. Ngunit ang bagay na ito ay hindi matatapos sa 1 o 2 araw lamang dahil napakarami sa amin ang nakagawa ng ganitong kasalanan. Tag-ulan pa ngayon at hindi namin kayang magpaulan dito sa labas. Ang mga opisyal na lang natin ang magpaiwan dito at mag-asikaso nito para sa buong mamamayan. Papuntahin na lang dito sa takdang oras sa mga nagsipag-asawa ng dayuhan kasama ang mga tagapamahala at mga hukom ng bayan nila. Gawin natin ito upang mapawi ang matinding galit ng Diyos sa atin dahil sa bagay na ginawa natin." Walang sumuway sa planong ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jazeya na anak ni Tikba. Sinuportahan din sila ni Meshulam at Shabetay na Levita. Tinupad ng mga bumalik sa pagkabihag ang planong iyon. Kaya pumili si Ezra na pari ng mga lalaking pinuno ng mga pamilya at inilista ang pangalan nila. At nang unang araw ng 10th buwan, naupo sila at sinimulan nila ang pagsisiyasa tungkol sa pag-aasawa ng mga Israelita ng mga dayuhang babae. Natapos nila ang pagsisiyasat ng lahat ng kaso ng unang araw ng unang buwan ng sumunod na taon. Ang mga lalaki na nagsipag-asawa ng mga dayuhan. Ito ang mga lalaking nagsipag-asawa ng mga dayuhan at nangakong hihiwalayan nila ang mga asawa nila. Naghandog sila ng mga lalaking tupa bilang pambayad sa mga kasalanan nila. Sa mga pari, sina Maaseya, Eliezer, Jarib at Gedalia na galing sa pamilya ni Jeshua na anak ni Jozadak at ang mga kapatid niya, sina Hanani at Sebadia na galing sa pamilya ni Imer, sina Maaseya, Elias, Shemaya, Jehiel at Uzia na galing sa pamilya ni Harim, sina Elyonai, Maaseya, Ishmael, Nathaniel, Josabad at Elasa na galing sa pamilya ni Pashur. Mula sa mga Levita, sina Josabad, Shimei, Kelaya na tinatawag ding Kelita, Petahia, Juda at Eliezer. Mula sa mga musikero, si Eliashib. Mula sa mga gwardya ng mga pintuan ng templo ay sina Shalum, Telem at Uri.
mula sa iba pang mga Israelita, si Naramiya, Izia, Malkiya, Mijamin, Eliazar, Malkiya, at Benaya na galing sa pamilya ni Paros, sina Matania, Zacarias, Jehiel, Abdi, Jeremat at Elias na galing sa pamilya ni Elam, sina Elyonai, Eliashib, Matania, Jeremot, Zabad, at Asisa na galing sa pamilya ni Zatu, sina Jehohanan, Hananiya, Zabai, at Atlai na galing sa pamilya ni Bebai, sina Meshulam, Maluk, Adaya, Jashub, Sheal, at Jeremot na galing sa pamilya ni Bani, sina Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalel, Binwi, at Manase na galing sa pamilya ni Pahat Moab, sina Eliezer, Isha, Malkiya, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluk, at Shemaria na galing sa pamilya ni Harim, sina Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Heremai, Manase, at Shimei na galing sa pamilya ni Hashum, sina Maaday, Amram, Uwel, Benaya, Bedia, Keluhi, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matenai, at Jaasu na galing sa pamilya ni Bani, sina Shimei, Shelemia, Natan, Adaya, Maknadebai, Shasai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria at Jose na galing sa pamilya ni Binwi, sina Jael, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joel at Benaya na galing sa pamilya ni Nebo. Silang lahat ang nagsipag-asawa ng mga dayuhang babae at ang iba sa kanila ay may mga anak sa mga babaeng ito.